Naalala ko yung panganay. Ganun. Ako, na, sabi ko ka ako, umiwas ka sa ganyan kasi maalala ko nga yung doon tayo sa Bulacan na may sakit na ganun. Postpartum. Postpartum depression. Sabi ko, mag-ingat ka. Huwag mo lang akong intindihin yan. Ayaw, ayaw na ng anak ko sa atin. Huwag mong pilitin, sabi ko ka ako. Napanood kasi ko rin yung ano, yung sa Facebook na nanay na ano, magbibigti. Naku. Oh, tapos ano pumasok sa isip mo, magbibigti ka rin? Hindi, yung sa akin naman po, ano, yung mga gamot sana, iinumin ko sana, lahat. Wala, huwag kang ganun. Sabi ko. Nabibis ko na television. Hindi ko alam bakit ayaw niya sa akin. Kahit pumasin lang siya dito, bumisita lang. Hindi ako. Sa akin, sobrang sakit bilang nanay. Kasi nagluwan na naman ako ng anak tapos pagdating malaki na siya, ganun na. Mas na nalang niya kami iiwanan. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali bilang magulang. Sobrang sakit para sa akin. Hindi ko alam kung ba't nangyayari sa akin ito, pero talagang hindi ko mapigilan. Kasi si Kuy-Kuy? Na right church po. Ano sa church? Ah, si Kuy-Kuy dyan. So yun ang mga kabisnes naming minamahal. Pakisamahan nyo po kami, may pupuntahan tayo. At pinakisama natin Kuya Buknoy, Mrs. Kabisnes, Kenzo. Ito yung dalawang M's. Hello po. Tapos andyan si John. Hi John, kumusta? Mga kabisnes. Ano? Ano yun ah? Ha? Hello mga ka-business. Hello. Sino yan? Ayan si Bay Papaya. Good morning po mga ka-business. Borno, kanto na sa dulo. Hello po mga ka-business. Pinakagwapo sa lahat. Aroy. Wala pa krimen sa hospital. Wala pa krimen sa hospital. Tapos si Kebok Noy. Saan pa tayo kay Noy? Tama tayo. May pupuntahan po tayo ngayon mga kabisnes malayo at yung mga hindi nakasama ay pasensya na kayo. Sorry. Sorry. Yeah, kasi wala eh, wala kayo eh. Talagang ganun eh. So yun ang basta ituturo kong daan kayo na eh. Sundan mo lang ha. Yes po. Alright. Meron na tayong ano kukumustahin, bibisitahin. Kumusta kayo mga ka-business? Oh! Ba, galaw-galaw! Kumusta po mga ka-business? Galaw-galaw mga ka-business! Baka ma-stroke! Galaw-galaw, baka ma-stroke tayo niyan! Tira lang! Saus! Sa papel de, pwede ba? Ayaw papel de! Tirahe, tatsahe! Ayan, dito kayo na kaliwa tayo rito. Ah, kaliwa tayo rito! Oo! Layo nga. Mainit kasi yung panahon, kailangan natin magpalamig. Ang layo. Tapos kayo na dito ay park mo dyan sa tabi. Layo nga. Layo nga. Excited sila. Excited sila. Ang layo. Akala ko tatawid na tayo lalagpas tayo ng kaluugan. Akala ko nga tawid na ng dagat eh. Ah, excited na si Kuya Buka. Ah, siyempre. Mga ka-business, talaga naman. Laban na ba? Laban na kayo. Laban na to. Laban na. Batang barley. Batang barley. Ay, mga ka-business, ha. Patuloy natin tangkiligin yung mga produktong ano. In-endorse ng ka-business family. Yes, kaya maraming salamat sa mga tumangkilik at dun sa hindi pa ay tangkilikin nyo po mga ka-business. Sabi nga ay proven and tested yan, yes, ang ka-business family, syempre naman. At
Wow. Ano yan? Parang two birds in one stone, mga kabusiness. Kasi bukod sa napabuti na ang inyong kalusugan, ay nakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright! So, andito na tayo sa ating destination. Napakalayo. At meron na isa akong nakikita nung nag-aabang. Ayun, ano? Siguro niya ang pangalayo eh. Sir! Kininala pa dyan. Nag-aabang po ng Russia. Uy, nagpapalit kaya ito ng suot na. Wow, purma-purma po siya. Tara. Tara po mga kabusiness. Hindi kasi ito, pupuntahan natin dito si Bibi Tinay at saka yung si Nanay Tinay. Yan. Akala nila, malayo yung pupuntahan, no? Excited na excited sila, oh. Tapos, ternos. Hindi pa nga nakapagsuklay ng buho ko. Sobrang excited. Pagsabi ni mama ka business na, tara na, alis tayo. Oh, ang bilis nila, oh. Saan tayo punta natin? Hello! Rush, pasok tayo. Pasok tayo, pasok. Tara po mga kabusiness, andito tayo sa bahay ni Kuya Buknoy. Kumustahin natin si Ate Menggay kasi nami-miss nyo na ito. Pasok. Marami nang nakakamiss kay Ate Menggay. Dito, Ate Menggay, kumusta ka na? Ha? Tayo. Okay ka lang, te? Paano mo nasabi? Kasi na ako din. Baby. Ayun, sombrero ko daw, sabi ni Mrs. Cabisnes. Tinutok-tok yung ulo ko, tok-tok-tok. Ang gamot sa paalala. Pwede namang sabihin, ma'am. Gamot sa paalala. Agoy na ako. Dala yung kalbo. Ang cute talaga itong batan ito. Huwag niya nagisingin. Huwag niya nang panggigilan. Sabi ni Minga, hindi ako kasama. Bakit oo, nabasa mo yung ano, Mrs. ni ate mo sa group? Oo, si ano, hindi mo narinig kung kanina. Oo. Parang mahina yata ang antena mo ngayon, ha? Wala na, hindi pa yata nakasagap. Wala na nung power. Unlog eh. Hindi kasi kaya kami nandito, kakausapin namin kayo. Dahil sa nag-alala si Boss Dave. Sabi sa akin ni Boss Dave, Pop, patyalan niyo si Ate Menggay. Ako bakit? Kasi nagpo-post doon sa FB. Ano kako yung ipinost? Parang nade-depress. Bakit? Ano ba yun, Ate Menggay? Ako nang iyak yan. Hindi ko alam bakit eh. Yun nga. Ay, nag-alala si Boss Dave dahil sa yung postpartum depression. Front. Prone ka sa gano'n, Ate Menggay, ha? Iyak ko na iyak. Naku, patay tayo dyan. Nakakatakot yan. Hindi biro yan. Ate Menggay, dito ka na umupo. Boss, mayroon dyan, boss. Alam, boss. Pasuyo. Basta po pag ano, alabaw, nagpapatugtog po ako tapos naalala ko yung panganay kung naiiyak ko. Basa ko yung post mo na yun eh. Ano yung nakalagay doon sa post niya? Sa Facebook. Yun nga po, wala daw po siyang kwentang nanay, ganun. Pakiramdam daw niya po, ganun yung ano niya, yung sarili niya na wala siya. Sige, okay. Siguro yung electric fan, lipat natin doon kay Baby Tinay. Pasuyan lang ako, Guang. Bakit naman yun ang nasa isip mo, Ate Menggay? Kasi nagluwal na naman po ako ng anak, tapos yung anak kong panganay, ayaw naman niya sa amin. Eh di ba kala ko ba tapos na tayo doon at alam niyo na, tanggap niyo na yung katotohanan doon? Ano ba nangyari? Hindi
Hindi ko alam ba't basta nung pagkapanganak ko na gano'n na ako na... Bantayan mo yung kuyanoy. Opo, nadatnan ko nga po siya dito noon. Delikado yan. Na pag-uwi ko, mm-hmm. Nagpatugtog ng sa cellphone. Mm-hmm. Tapos, sige naman, yeah, pero ang mga tugtog naman, mga labso, ano nangyari dyan? Tapos nanonood ng yung vlogs natin, diba? May mga tugtog tayo sa part na dulo, yung mga kanta natin sa mga kabisnes. Mm-hmm. Umiyak kami ko, anong nangyari sa'yo? Naalala ko yung panganay. Ganun. Ako, sabi ko ako, umiwas ka sa ganyan kasi maalala ko nga yung doon tayo sa Bulacan na may sakit na ganun. Postpartum depression. Sabi ko, mag-ingat ka. Huwag mong kakong intindihin yan. Ayaw na ng anak ko sa atin. Huwag mong pilitin, sabi ko ako. Napanood kasi rin yung sa Facebook na nanay na magbibigti. Naku! Oh, tapos ano pumasok sa isip mo, magbibigti ka rin? Hindi, yung sa akin naman po, yung mga gamot sana, iinumin ko sana. Wala, huwag kang ganun. Ate Menggay, hindi, makinig ka nga sa akin. Ano ba sa baby Tinay, bakit ka mag-ano doon sa panganay mo? Hindi dito kami, tingnan mo nga kami, ang dami nagmamahal sa'yo. Isang pamilya tayo, di ba? Ate Menggay. Naiintindihan ka namin, pero ang sa amin lang, huwag ka namang ganyan. Kasi unfair naman yun, ang daming nagmamahal sa'yo, Sino mag-aalaga kay Tinay? Tira mo, sabi niya, ayan na, At saka, Ate Menggay, iwasan mo yung ganong pag-iisip kasi, yung tinatawag na postpartum depression, dyan nagsisimula yan. Diba, may knowledge na tayo sa ganyang bagay, diba? Yung tinulungan natin doon sa Bulacan. Yung nag-post po ako, yung isa ko naman pong anak ko sa una, nag-comment naman po siya sa akin doon sa post ko. Huwag kang ganyan ma, kasi mahal. Kung hindi ka maanong ina, di sana hindi kami lumaking ganito. Buti pa siya, naalala niya ako. Nung una kong anak. Huwag ka na nga mag-iyak, bigyan niyo nga muna tubig yan kay Buklan. Magkakaibay, di ba nagpaparamdam sa Janela? Tumawag lang po itong nung nakaraan, nung nasa van tayo, tapos pinatay. Nung narinig niya na umaandar yung van. Nandiyan tayo kasi, tayo lang ba yun? Hindi, no? Isama sila. Naalala ko na yung nag-ano tayo, yung binarikan ko yung ano. Buti pa yung anak ko dun sa una. Naalala niya ako. Tumatawag siya, nagbibideo call po siya. Pero yung panganay po namin ayaw niya sa amin. So yun na mga kabisnes, dun sa mga bago pa lang about dito sa problema ni Kuya Bugna at saka ni Ate Menggay, dun nga sa panganay nilang anak na si Jamela, nung mga nakaraan kasi diba umuwi na yon. September po, yung umuwi niya, yung naka-vlog po. Yes, September umuwi siya rito. At sa pakiwari naman namin ni Ate Kabisnes ay okay naman at nagkausap-usap sila Diba? Ngayon, ano bang napag-usapan? Ngayon nga, nabanggit niya sa amin dito niya. Sabi niya, bakit pakinag sa akin pa? Parang tingin nga namin siya sa vlog, masaya naman kayo. Eh sabi nga namin, alam nga naman kung nakabusangot kami pag nasa vlog kami, siyempre ipapakita lang din natin na masaya lang, di ba? Kahit may problema. Wala, para naman daw, hindi naman daw namin ramdam na nag-alala kami kasi pag nasa vlog daw makikita, masaya daw kami. Sabi ko, hindi ganun. Siyempre nasa vlog kami, natural lang. Kahit pa sabihin may problema, ipakita pa natin nga masaya kami sa vlog. Siyempre vlog yan eh. Alam nga naman, nagkabusangot ang mga mukha namin dyan sa harap ng camera. Tsaka depende kasi yun sa tema ng vlog. Okay. No? Kung halimbawa yung tema ng vlog ay masaya, tama nga naman na maging masaya ang lahat. At hindi naman kasi ang topic ay siya. Kasi kung siya ang topic, siyempre lahat tayo hindi masaya. No? Mali naman yun na maging masaya tayo tapos siya ang topic. Diba? Depende sa topic ng vlog. So ngayon na ganun pa lang iniisip ni Jamela. So anong ibig mo sabihin? Hindi ka masaya kung halimbawa kahit papaano nakikita mo masaya yung mga magulang mo. Ganun ba yun? At ang gusto mo pala makita ay malungkot sila. Huwag naman ganun, Jamela. Hindi mabuti yung ganyan. At saka isa pa, si nanay mo. Bisitahin mo naman ito. Si bagong panganak, mamaya mauwi ito sa postpartum depression. Yan yung kalimitan nagiging problema sa mga bagong panganak na sa labis ng pag-aalala at pag-iisip, nagkakaroon sila ng sakit
yun nga ang tawag postpartum depression, yan yung nawawala sa sarili, no? O gusto mo bang umantong sa ganong sitwasyon, si mama mo ay nawawala sa sarili, ha Jamela? Hindi naman siguro kalalabisan kung bisitahin mo, puntahan mo rito, kumusta yung, kahit may, sabi nga eh, kahit message no, Ate Menge, ano? Ayaw nga po niya, kahit sumagot lang sa tawag, ayaw po niya sumagot. Pero nagre-ring. Nagre-ring po. Nagre-ring. Ngayon, Kuya Buknoy, ito naman ang mapapayo ko sa iyo. Di ba, nag-iwan naman ng address. Apo. Bakit hindi puntahan? Pwede naman po eh. Bakit hindi? Pwede naman pala, pwede bakit hindi mo puntahan? Na pwede ka naman magpaalam. Na asikaso mo na yun. Eh. Nag-usap po kami nung isang araw. Kung gusto mo naman, samahan ka namin. Andiyan yung mga kagwang, oh. Nakahanda yan. Ano mang oras. Sasama yan. Oh, samahan ka namin. Gusto mo bukas. Pwede po. Andiyan ba yung address? Opo, nasa akin. Puntahan natin. Sama ka Ate Mingay, kaya mo ba yun? Magbiyahe? Sa loob ka lang ng sakyan? Sama ka mo. Huwag ka na mag-ano, ako nakakatakot Ate Mingay. Magkaroon tayo ng member ng ka-business family na nawawala sa sarili. Pasok ka lang sa Mandaluyo. Hindi ko rin alam eh, kasi simula ng mga anak ako, nasa hospital ako. Bigla na lang akong iiyak. Yakapin mo yung Kuya Buknoy lagi. Yakapin mo ko lagi. Kanina ako, nakatulog ako. Katabi kami dyan eh. Guy, pasok ka namin sa Mandaluyong. Yakapin mo palagi si Ate Menggay. Lagi mo bang iku-comfort? Malaking tulong sa kanya yon from time to time. Huwag ka mag-alala, ganyan. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Andito kami, mga anak mo. Kala ko nga po dadalaw siya sa hospital kasi sabi ko doon sa text ko sa kanya, malapit lang ako dito sa isabi niyo na baka gusto mong pumunta. Oh, ano sabi? Wala talaga. Wala pong reply. Pero nag-ring yung cellphone niya. Diba no, huling punta niya ito, sabi niya, every Sunday uuwi siya. Pero wala pong natupad mo. Hindi niya nandiyan. Wala po September, 5 months na po. Nakalipas. Hindi na kasi namin yun even vlog mga ka-business kasi ayaw niya na magpa-vlog. Ngayon sabi niya, pangako na, nag-message din sa akin eh. Sabi niya, isikapin niya every Sunday na uuwi siya dito. Kaso yun pala, wala din, hindi rin uuwi. At yung New Year din, hindi rin siya nagparamdam. Nung one time lang, nagparamdam siya sa Telegram ko. Parang nag-ano siya doon, nag-high dose Telegram. Kaya sinamantala ko, nagpadala ko ng picture nung bata. Pero yung picture, tapos binisit ko siya doon. Sabi ko, andito na yung kapatid mo. Tapos sabi ko, kailan ka ba uuwi? Maawa ka naman sa mama mo kasi namimiss ka na ng mama mo, pati yung mga kapatid mo, lalo na kako si Kia. Kasi si Kia, minsan umiyak yan eh, pag naalala niya yung ate niya. Kasi, di, siyempre, binalikan ko ulit yung misis ko dun sa Telegram. Wala pa rin sagot. Halit pa rin. Siguro dapat talaga puntahan na siya doon. Kasi hindi natin din alam kung anong kalagayan niya doon. Kung mabuti ba, o masama ba, o ano ba. Pero muling uwi niya, ti, mataba siya. Mataba. Mataba, maganda. Ba't ngayon, nakita mo ba itsura niya? Ayaw nga po niya eh. Kasi yung messenger niya, tsaka Facebook, wala na po talaga. Sa text wala na lang, na tsaka sa tawag. Sa number na lang. Siguro isa pa, isa pang ano kayo na, isa pang mensahe para kay Jomela na Ate Menggay, para medyo maibsan yung ano mo, dinadala mo, ilabas mo dito. Chuck, mapapanood niya ito. Nanonood naman po talaga siya sa mga. Makikisuyo na rin po mga ka-business. Pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Supportan natin Alminda Mix Vlog at saka si Analisa Reality TV. Yan, pag-isuyo po, supportahan natin. Ayan po yung kanilang YouTube channel. Sila po ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Yun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay supportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Vira lang tayo. Oo, yun kay Jamela, nak, huwag mong isipin na pagka halimbang nagbablog ng pampagood vibes, eh,
yun nga, magiging basihan at batayan mo yun na masaya lang yung mga mahal sa buhay dito, lalo na nanay, tatay mo. Kasi na, ano yan eh, ang sa pagbablog kasi, depende sa tema, depende sa topic, no? Tama yung sinasabi ni Kuya Buknoy, kapag kalimbang good vibes, syempre sikapin na makapagbigay ng good vibes sa mga viewers kasi yun ang tema, tinatabo ng vlog. Pero kagaya nito, ito, ang takbo ng vlog natin, ang tema ng vlog natin ay patungkol sa nanay mo, kay Ate Menggay, na hindi na mapalagay. Ito ang totoong sitwasyon. Ayan, tingnan mo sila ngayon. Nabibis ko ng television. Hindi ko alam bakit ayaw niya sa amin. Kahit pumasin lang siya dito, bumisita lang. Ay, ako. Sa akin, sobrang sakit bilang nanay. Kasi nagluwal na naman ako ng anak, tapos pagdating malaki na siya, gano'n na. Mas na nalang niya kami iiwanan. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali bilang magulang. Sobrang sakit para sa akin. Hindi ko alam kung ba't nangyayari sa akin ito, pero talagang hindi ko mapigilan. Sa palagay mo, Ate Menggay, ganito. Paano may ibsan yung nararamdaman mong ganyan, naiisip mong ganyan? Ano ang pwede namin gawin? Ano ang pwede namin maitulong sa iyo? Gusto ko na talaga siya makita. O sige, bukas na bukas ay aalis tayo, pupuntahan natin siya, ha? Ikalma mo yung loob mo, ha? Ate Menggay, huwag mong alisin sa isip mo, Ate Menggay, na mayroong tinatawag na postpartum depression, ha? Gusto mo ba mawala ka sa sarili mo? Saka may ano pa yun, Ate Menggay? May binat yan. May binat yan, Ate Menggay. Huwag mo naman ganyan yung sarili mo. Maawa ka rin sa iba mong mga anak. Nandun pa yan, baby Tinay, oh. Ang bisis ko na yung sinasabihan. Kasi pag nag-isa siya dito, kaya nga minsan, pagka wala sila dudong talaga dito, minsan lumadagli talaga ako ito, sinisilip ko eh. Sama mo na lang kaya siya doon sa bahay, doon lang siya magpahinga, at least may aircon doon sa sala. Pumunta doon. Oo. May makakausap siya. May kakwentuhan. Ate Menggay, okay ba siya yun, te? Ha? Doon ka sa bahay? Ha? O, ganun na lang siguro, Kuya Buk, nito yung umaga, isama mo siya doon. Kung kinakailangan, punta ka muna doon, tapos kunin mo yung van para hindi sila matagtag sa tricycle. Diba? Huwag mong iwanan, no, mag-isa to rito. Pinoy, mahirap magtiwala. Mga ka-business, di po ba, no? Kakakaba. Pinakamainan para sa akin, Mrs. Ka-business, yung pinaka-the best. Bukas, hanapin natin, ha, yung anak mo, si Jamela. At pagkatapos nun, kung ano man ang maging resulta, panatag mo lang yung loob mo, ha. Tapos, doon ka na muna sa bahay lagi maglalagi. Huwag dito. Kasi pag pumapasok kasi mga anak niya, siya na lang mag-isa rito. Dahil kasi may pasok eh, si Dudong, si Dindin, si Yashu, si Makmak. Si Makmak yata ang... Hindi, si Makmak hindi pumapasok po eh. Si Makmak ang hindi nag-aaral. Kaya lang nasa, ano naman, naka-extra ng trabaho. Ayun, nag-extra ng trabaho. So, sumalit sabi, sila mag-isa. Si Kia naman, pumapasok din. So yun ang pinaka-wise na paraan. Doon ka sa bahay. Ha? Nako, magulat nako. Wag naman po sana. Ang hirap pa. Alam mo ba yung tinulungan natin doon sa Bulacan? Naalala ko lang. Kinikilabutan ako ron eh. Okay. yun sanhi niyan sa panganganak. Dinala natin yun sa Mandaluyong. Pina-check up natin. Nagwa-wild yun, hindi mo maawat. Tapos, yan, iyak nang iyak siya. Kung ano-anong sumasagi sa isip niya, kesyo, kawawa daw siya. Kawawa naman yung anak niya. Yung mga ganun ba? Kaya huwag mong payaga na ganyan ang sarili mo, Ate Menggay, ha? Hey, naiintindihan mo ba si Kuya? Ikaw ba'y nasa maayos pa? Ha? Mabinat ka niya, Menggay, ha? Baka mabinat ka. Kinala mo pa ba ako? Hindi.
huwag mo nang intindihin. Kung ayaw niya sa atin, wala tayong magagawa. Kung ayaw niya, basta tayo, hindi naman tayo nagkulang sa kanya. Gutom pa ika, gutom. Ang cute-cute ni Baby Tinay, kaya ang ganda-ganda niya. As in, maganda talaga. Gutom pa ikaw. Hoy, gutom pa kasi naggaganan ng dila yun. Gutom pa tumingay. Ano, best food 20? Best food po yan. Delikado ang bughating ako na. Delikado yung bughat. Kinakabahan nga ako eh. Pagka yung siya lang mag-isa rito. Ma-anon niya yung ano mo. Kaya kung pagka walang pasensya. Yung sama ng loob. Sama ng loob mo mga sisip-sip ni Baby Tinay. Pag walang pasok si Kia, hindi ko isinasama doon sa kabila. O sige na, padidame mo muna yan. Tapos, kayo mga Ems, from time to time din, kwento-kwento, ganyan, usap ba? Dinadalaw namin sa tuwing gabi yan. Bago umuwi. Sila nito. So, strata. Pero iba pa rin yung nandoon sa bahay. Doon na lang, sama na lang yan doon. Ninabihan ko siya nung nakaraan, ha? Sama na lang siya doon sa, ano, ayaw naman niya. Ba't ayaw mo, te? Masakit daw kasi ang ano yung tahi. Ah, okay. Bago pa lang. Nahirapan. Pero ngayon? Magtatlong linggo na po. Ano, okay ka na sa palagay mo? Doon ka sa hindi bahay magpahinga? May part pa siya dito. Kumain po kasi ako ng ano, ito. Nagnana po eh. Ha? Tiningnan ko kagabi. Kailangan ng antibiotic. Sabi ko, ba't nagnana pa ito? Bili po ko. Ano, yung... Pag ito? Hindi po siya ng ano, bayabas ba? Nilalanggas na daw ng bayabas? Ano hindi lang, ko, bitaday lang. Lang. Tsaka ano. Kasi yung dati kasi, nung nakita ko kasi yan, wala namang lumilitaw na sugat eh. Parang ano na, normal lang. Parang crack siya kagabi. Kaya lang nakita ko kagabi, may crack siyang ganyang kalait oh. Tapos may nana. Wala yung sugat na nakikita ko nung unang linis ko niyan. Wala eh. Ano itlog po, dalawa. Ba't ka kumain ng itlog? Alam mo, bawal pa sa iyo. Noodles sa itlog kahapon. Hotdog lang pwede mong kainin, pero itlog huwag mong kakainin. Eh, ano, kinain ko kagabi. Pag tingin ko kagabi, nagpalinis ako kay Dende. Ano? Dende. Opo. Meron ako. Nasabi ko sa'yo kanina, bawal ang itlog. Tapos nagpapalasa. Kasi malasa. Kaya, uyabok na kanina. Bawal itlog. Bawal itlog. Hotdog pwede. Opo. Pambira. O, bakit baga? Pwede naman, hindi naman malansa yung hotdog. Malansa kasi ang itlog ko yung bukmay. Eh siya may gusto eh. Hindi si Dende nagluto nun. Ikaw naman Dende, pinutuan mo nanay mo na itlog. Kasi si Dende. Dito ka din. Den. Oh, sure. Tago. Oo. Oh. Tago-tago dyan. Ang ano yung mga timengay, di ba yung tumisugat ko dito? Di ba pinapatakan ko siya lagi ng down, yung katas ng bayabas. Oo, oh, ang bilis matuyo. Tsaka mo ngayon siya lagyan ng betadine. Kaya kung hindi na sinilanggas, kasi nakita ko, wala naman siyang sugat talaga makikita eh. Kaya nung kagabi nung nilinis. Sabi ko, ba't parang nag-crack? Bakit may crack na ganyan yung kalaki? Tapos nagdana? Maramdaman ko kasi ito yung pagtakilid ko. Pagkano, no, parang, para siyang bumukang ganun. Tapos ako. Pinakita ko kay Dende, nilinis na. Nilayos niya ng ano, alcohol at saka betadine. Sabi niya, mga parang bumuka. Ang ganyan kasi problemang ano yan. Akala mo tuyo na yung ibabaw pero yung loob mo sa'yo. Kasi sabi sa akin ng ano yung doktor ko, okay yun sa'yo, malinis kasi hindi daw nagkakaroon ng labi. Tapos kagabi lang po talaga nakita ko kagabi. Araw-araw naman po ako naglilinis eh. Tsaka naliligo eh. Yun lang kagabi. Pag nung kumain lang po ako na itlog talaga. Dalawang itlog, malasag. Nako. Biglang maging ganun. Ano na kumain na itlog. Nang isipin ha, panatag ka kay sus ko akong kinakabahan sa'yo, kaya ako minsan nagpapatanghali ako eh, kasi inobserbahan ko siya dyan sa ano eh, pagka nag-isa lang. Basta yun ha, isama mo na sa bahay kayo na ha? Magulat na lang tayo dyan, baka may kausap ng iba yan. Sabi ko kay Mika, Mika, napanood mo yung nasa Facebook na babaeng nanay na nagbiti, tapos sabi ako, so, ibig mo sabihin, pinlano mong magpatiwakal? Wala po kami lubid eh. Okay. Umayos ka nga, Mengga, huwag kang ganyan. Yung gamot ko talaga yung naisip ko, yung maraming gamot ko. Kaya sabi nga ni Dave kagabi pa sa akin, Ma, puntahan niyo nga si Ate Mengga. Ito bakit? Kasi may post po ko siya sa Facebook niya, Ma. Ano yun?
Para kanina, baka na ano yan si Ate Mengge postpartum. Kasi sabi ko kagad. Salamat. Salamat kay Boss Dave kasi at least aware yung bata, aware si Boss Dave sa mga ganyan ano, kasi siya ang nag-i-edit eh, alam niya. Hindi ko alam na may post sa Facebook. Wala sa sabi siya sa akin. Sinisa lang sa pangit sa akin. Nag-usap po kami ni Nika noon tapos sa nag-message ka sa Facebook. Naway pa na po ko eh. Na ano, nag-comment. Na maligo na lang daw ako. Init lang daw ng katawan. Inaway ko siya sa comment. Ba't may inaway? Yung mo kailangan makipag-away. Ah, makipag-away. Ang ano? Hindi, nasa ko sa kanya. Yeah. Sinagot ko yung comment. Sige. Taring guy. Uy, huwag magpakatulala dyan. Hindi solusyon yung sinasabi mong iinom ka ng gamot o anpaman. Sama ka muna ngayon sa bahay, te. Punta muna sa bahay. Mag, ano tayo ron? Merienda, ha? Paluto tayo sa mga M's ng ano? Ang gusto mo? Sopas? Ano, oh, para malibang. Isama muna yan siguro Kuya Buknoy. Tapos sa anong mensahe niyo doon kay Jamila kung sakali mapanood ito? Sige na, para ano tayo. Nang umiyak. Sige na po. Ano na lang Kuya Buknoy. Jamila, anak. Kung mapanood mo ito, parang awa mo naman, no? Parang awa mo na. Para lang sa mama mo. Para sa mama mo na lang. Kasi lagi kang iniisip, katulad nito bagong panganak ang mama mo. Tapos hindi ka man lang, wala man lang sa iyo. Sa pagkakataon na to siguro, alang-alang dyan sa mama mo, ayan yung kapatid mo. Binanggit mo pa noon, parang balik na naman kami sa uno, binanggit mo yan. Na para bagang, nagsisisi ka pa na nagkaroon ka ng kapatid ulit. Eh, wag kang mag-isip ng ganun, anak. Dahil, hindi naman, Diyos naman ang may akda nito eh. Nakagustuhan naman ng ama yan eh. Hindi naman basta na lang ginawa namin to na ganun-ganun na lang. Hindi ka ba natuwa? Eh, yan kapatid mo. Kung mag-isip ka, para namang sinusumbatan nyo kami. Wag ganun. Yung sinasabi mo na gusto mong kumampay sa sarili mo mga pakpak, wala akong tutol doon Jamila. Dahil para sa'yo din naman yun eh, pero ang amin lang, isipin mo man lang kami, maalala mo man lang kami, mga kapatid mo. O asan na yung, akala ko ba'y matalino ka? Asan na yung talino mo? Hindi mo ginamit ang talino mo. Napakatalino mong bata. Pero nasaan ang talino mo ngayon? Nakikiusap kami ng mama mo, parang awa mo na. Gusto mo ba mama mo mabaliw, mamatay? Nag-isip na kung ano-ano, dahil pag naisip ka kung ano-anong pumapasok sa utak, gustong uminom ng maraming gamot, awa ka naman. Grabe ka. Kung isusumbat mo yung ano mo, yung ikaw nagpaaral sa sarili mo, pero tandaan mo, mula sa magsilang mo, sino ba nag-alaga sa'yo? Kami din. Hanggang high school, oh. Hanggang college pa nga eh. First year college, kailan ka lang nagsarili na ikaw gagastos. Second year college ata yun. Tama ba? Third year college, oh. Nabinta mga bagay na kailangan natin. Bininta yun, hindi namin pinanginayangan para lang maituwang nun sa pag-aaral mo. Pagkatapos, ganun na lang ang isipin mo. Wala ka namang habag na pagkatao ka. Ano bang meron sa'yo? Ano bang naging kasalanan namin? Hindi kami nagtuturo sa'yo, Jamila, ng mali. Wala kami tinuturo sa yung mali. Alam ng mga kapatid mo yan kung paano namin kahinubog pagpunta sa church. Alam mo yun eh. Pero bakit ganun katigas ang puso mo sa amin? Hindi kami hingi sa'yo. Sa'yo yun, yung kinikita mo sa'yo. Ang amin lang, magpakita ka rito. Yun lang.
Nakakapagod intindihin yun yung pag-uugali mo. Wala naman siguro kami pagkukulang sa'yo, Jamila eh. Para kang nabigla sa nakahawa ka ng pera mo. Para kang nabigla na para kang wala ka nang naalala. Hindi namin kailangan yung kita mo. Kailangan namin yung ikaw mismo magpakita ka rito. Sabi mo, linggo-linggo, uwi ka. Bakit ngayon wala na? Tay, kung napapanood mo to, isa lang yung gusto kong linawin sa'yo. Walang perpektong magulang. Walang perpektong magulang. Yung iniisip mo, yung laman ng isip na. Pang makasarili na yun. Tao lang din naman sila, tay. Kung iniisip mo, yung mga pangangailangan mo, nag-aaral ka, hindi nila matugunan. Hindi dahil sa hindi ka nila mahal. Hindi lang talaga nila kaya. Ako may pangarap din ako eh, kaso mas naunawaan ko na mas kailangan mo yun. Kaya yung mga pagkakataon na nakita mo naman, yung pagpo-focus ko sa pag-aaral, isinantabi ko yun para makatulong. Huwag mong laging ididi na may pagkukulang yung magulang natin. Natural talaga yun sa tao na hindi perfecto. Unawain mo na lang. Yung isinusumbat mo sa kanila na ikaw nagpa-aral sa sarili mo, wala kaming tutol dun. Kahit ako, umaasa rin ako sa magulang. Umaasa rin ako kayo ng mga makapapa. Tanda mong wala ka sa sitwasyon na yan, kundi dahil sa kanila. Ayun yung lagi mong isasaksak sa utak mo. Hindi mo makakamit yung mga bagay na yan, kundi dahil sa kanila. Sila yung unang ano eh. Sila yung unang nandyan eh. Sila yung umalalay sa'yo. Sila yung nagturong maglakad sa'yo. Tapos yung nakakatampo kasi yung mindset mo ganyan. Para bagang wala ang utang na loob. Masakit yung salita na yun, pero totoo. Kasi ako hindi ko sila ano eh. Hindi ko alam yung gagawin pag nagkakaganyan sila. Dinadaan ko na lang sa panalangin. Wala eh. Hindi ko alam yung gagawin. Ako nga, napipressure ako. Never akong nagreklamo sa'yo. Yung pangarap natin na sabi mo, dalawa sila, lahat ng kapatid natin, tutulungan natin. Iniwan mo na sa akin mag-isa. Yung pangarap ko, paano yung pangarap ko, isinintabi ko na lang para sa kanila. Kung alam mo lang yung nararamdaman, pinagdadaanan ko rito. Hindi ako nagreklamo, hindi ko magawang magtampo sa'yo kasi alam ko, iniintindi pa rin kita kahit ganun. Lawakan mo yung pangunawa mo at yung lawakan mo. Huwag kang one-sided, huwag mong iisipin lagi yung nararamdaman mo. Iisipin mo rin yung nasa paligid mo. Yung magulang mo, kapatid mo, yung presensya mo nga lang yung hinahanap nila. Papalad ka pa nga kasi ikaw yung naging paborito nila. Hindi mo ba naiisip yon? Lahat ng pabor na punta sa'yo. Kaming magkakapatid, kami sumasalo ng minsan ang init ng ulo nila. Inaya namin yun kasi naunawaan namin eh. Pero minsan natatampo rin kami, pero hinahayaan namin yun kasi iniisip pa rin kita eh. Iisip ko pa rin sila, mama. Kung alam mo lang yung pinagdadaanan ko dito, gusto ko magtampo, di ko magawa. Gusto ko magalit sa'yo, di ko magawa. Don't.
ko eh. Yakap ko eh. Tayo mo, tayo mo. Naintindihan kita. Yakap ka. Huwag ka magtatampo ha. Tutulong kami sa inyo ha. Ha? Di ba may pangako ko sa iyo? Opo. Hindi ko sisirain yun. Magtatapos ka ng college ha. Ha? Opo. Magtatapos ka ng college. Huwag kang magtatampo kay ate mo ha. Opo. Ha? Maayos din lahat yan. Ha? Naiintindihan ka kasi lalaki ka tsaka ikaw yung pangalawa. Ano tayo na yun? Sige na. Bukas. Pupunta natin. Tapos sa... kay Jamela. Jamela, hindi ito vlog-vlog ha. Huwag mo isipin vlog-vlog ito. Nagsasalita yung kapatid mo. Gano'n ka bigat yun. At basensya ka na. Hindi namin pwedeng hindi puntahan yung mga magulang mo rito. At hindi rin naman po pwedeng hindi i-vlog. Kasi ito lang yung way nila eh. Para ipadama sa iyo, ipakita sa iyo. Paano ba nila ipapakita kung wala tong ganitong video? Diba? So, yun. Sana mabuksan yung isip mo, Jamela. Tatay rin kasi ako eh. Sa ate mo, nanay din yan. Magiging magulang ka rin, Jamela, pag natin masakit, masakit lang isipin. Masakit siyempre maging, ano, lalong-lalo na magiging nanay ka rin. Mararanasan mo rin ang mga anak. Mararanasan mo lahat yan. Sana, mahalin mo yung magulang mo. Huwag mong tiisin. Kasi ang magulang, hindi yan nakakatiis sa anak. Kaya makikiusap ako sa'yo, Jamela. Mawa ka, lalong-lalo na sa nanay mo na nagluwal sa'yo. Magiging magulang ka rin. At sa'yo, Dong, Dong, mga waka mo yung sinabi ko sa'yo, ha? Sinabi ni Kuya, magtatapos ka ng pag-aaral, ha? Magtatapos ka ng pag-aaral at magiging masaya kami ni ate mo at ka-business pagka nakapagtapos ka ng pag-aaral, ha? Susuportahan ka namin sa lahat ng pangangailangan mo sa eskwela, ha? Huwag mong pabayaan, mama, papa mo, ha? Andong, ikaw nang tumatay yung panganay na yun. Tanggapin na natin yung katotohanan, ha? Ikaw nang panganay na yun. Sige na. At Ate Menggay, sumama ka muna doon sa bahay. Penoy, yeah, tama na yan. Labat na. Magiging ano rin yan, pipihit din yan, pipihit din, ha? Pipihit din yan. Pinoy, huwag ka nang umuknoy. Kung may sakit ka rin, oh. Pipihit din yan, ha? Pipihit din yan. Sige na, tama na. At, doon muna kayo sa bahay, Ate Menggay. Ate Menggay, kikiusap si Kuya, ha? Iwasan mo yung ganong pag-iisip, te. Ayaw namin na merong, ano, membro natin na mawala sa sarili, ha? Ate Menggay. Uy. Te. Ito niya ang maging malaya eh. Sige, hayaan na natin siya. Sige na, sige na, sige na. Iyak na, bebe. Dong, ha, ikaw na ang panganay ng anak, ha? Naramdaman ko ito. Tsaka hindi ako nagbibiro. Ito yung sinabi ko sa'yo. Pabayaan sila mama mo rito, ha? Sige na mga kabusiness, kasama natin si Ate Menggay, Bibi Tinay, oh. Sama muna natin sa bahay, doon muna sila lagi araw-araw, ano, para at least nasusubaybayan. At ayun, nakikita natin yung sitwasyon ni Ate Menggay. Mahirap ano eh, tawag niya itong magpa-kumbiyansa ba? Mahirap mag, masyadong tiwala, kailangan maniguro tayo. Hindi biro kasi yan. Salamat po. Salamat na marami sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa Kabusiness Family, Kabusiness Official, Papa Dins TV. Ayan. At makikisuyo na rin po mga Kabusiness.
pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po, suportan natin Alminda Mix Vlog at saka si Analisa Reality TV. Ayan, pakisuyo po, suportahan natin. Ayan po yung kanilang YouTube channel. Sila po ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayan, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Viral lang tayo. Stage 3 na po kasi siya. Stage 3? Dancer? Ano po? Patawarin. Siko. Okay lang po mga ka-business. Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo. Pinuno ka
Mahal namin kayo.